kasi ang atin pong pag-aaralan ngayon is he has no beginning and he has no end. Kaya walang bago at walang katapusan po ang ating aral, no? Itong aral na ito lang po ang tanging aral na walang kamatayang aral. Kasi ang pinag-aaralan po natin mismo ay buhay na buhay at walang kamatayan, walang simula at walang katapusan ang ating ang pag-aaralan natin ngayon, no? Kaya everybody must know this, must be reminded that we have this great knowledge, great information, this great thing that we need to learn. And there is no other than, yung topic po natin ngayon is God, no? God. Ang para sa ating mga tao, ha? Siya po ang gumawa sa atin, siya ang ating simula, at siya din po ang tatapos sa atin. Siya din po ang magbibigay ng hantungan sa ating mga tao. But He Himself, He has no beginning, and He has no end. How come? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon, no? alam niyo mga kapatid, maraming tao na naguguluhan, maraming tao na iniisip nala na walang Diyos, no? Like for example, yung mga tinatawag na mga atheists, they really talagang pinaglalaban nila na walang Diyos sa mundo, no? Walang Diyos, God never exists. Yan po ang kanilang pinaglalaban, no? Kaya ngayon atin pong makikita kung gaano katotoo ang Diyos sa ating mga buhay, no? And we are talking about the Father, ha? No? Dito po atin pong patutunayan in many circumstances, no, that God is real. Okay? God is real. Ang tanong dito mga ka-hoppers, no? Sino ang gumawa sa Diyos? Di ba? Sino ang gumawa sa Diyos? May creator ba ang Diyos? Di ba? Ang sagot po dito mga ka-hoppers, no, pag tayo po ay tinanong ng mga bagong Kristiyano or yung mga atheists, kumbaga, di ba? Kung mayroon bang Diyos, sino ang gumawa sa Diyos? Ang sagot po, napakasimple, wala pong gumawa sa Diyos, no? Ang Diyos ay walang hanggan, no? Wala siyang simula at wala siyang wakas. He is eternal. He has no beginning and He has no end. Hindi man natin ito maintindihan ay hindi ibig sabihin na ito ay hindi totoo. Na? Many people nagugulumihanan talaga sila. Paano nangyari 'yon? Ha? At pero dahil hindi natin maunawaan, hindi ito ibig sabihin na ito ay hindi totoo. Okay? So di ba, pansin niyo? Itong invention, yung electricity, how does electricity works? Paano kaya pinapaandar ng kuryente ang mga ilaw natin, no? Isa yan sa mga bagay in science kung paano umilaw yung mga ilaw natin using electricity. Di ba? Paano kaya tumatakbo yung mga makina natin using gasoline? Di ba? Paano kaya natin na ang hangin, bakit ang hangin ay lumilip gumagalaw-galaw, umiikot-ikot at hindi natin nakikita, di ba? How come na nangyayari 'yon? Di ba? So those are the things here on earth na tayo ay medyo nagtatanong, and it's way impossible for us to explain and to discover, di ba? The same way sa ating Panginoon, no? That is how great is our God sa ating mga buhay po, mga kapatid, no? Yung wonders, His works are really great.
na even in the perspective of human mind, we cannot comprehend. Di ba? In the perspective of human mind, we cannot comprehend. Hindi natin maiintindihan mga fellow hopers gawa na ng Panginoon ang pinag-uusapan. No? So, how true God is. Diba? And what does the Bible says about our God? No? Let's open to Hebrews chapter 11 verse 6. Hebrews chapter 11 verse 6, sabi po dito, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of them that diligently seek Him. No? Dito po, malinaw na sinabi ng Bible, mga kapatid, kahit gaano tayo naguluhan, kahit gaano natin hindi maiintindihan ang salita ng Panginoon, yung mga wondrous works na hindi natin yon maiintindihan. Di ba? Ano ang sabi ng Panginoon? But without faith, it is impossible to please Him. Kaya nga mga fellow hopers, atin pong tandaan na kung ano ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ay wala tayong ibang gagawin kundi panampalatayaan ito. Kasi sabi po ng kanyang mga salita, ay pag hindi po natin, wala tayong pananampalataya, ay hindi po natin malulugod ang Panginoon. At panigurado, hindi tayo magtitiwala kasi wala nga tayong pananampalataya. Lahat ng kanyang sinasabi, hindi natin paniniwalaan. At yan po ang ginagawa ng mga atheists. Lahat ng sinasabi ng Bible, pinipilit nila na walang Diyos. No? For he that cometh to God must believe that He is. No? Kaya lahat ng mga lalapit sa Diyos ay dapat magkaroon ng pagtitiwala, pananampalataya na Siya ay Diyos. Siya ay Diyos natin. No? Siya ay Diyos. Wala ng iba. Okay? So, ang atin pong pananampalataya na may Diyos, yan po ang ating kailangan. At yan lamang po ang ating sandalan para malugod natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Okay? So, we must believe that He is God. He is our God, the only God. Okay? Paano natin nalalaman na mayroong Diyos? No? Ito, kasi alam niyo po mga kapatid, ang mga tao is evidence-based. Hindi naman tayo sa panahon ni Adan at saka ni Eva. Hindi naman tayo sa panahon ni Abraham. Hindi naman tayo sa panahon ni Jacob, ni Isaac. Di ba? Hindi naman tayo sa panahon ng mga propeta. Kasi sa mga kapanahunan na yun, mga kapatid, talagang nakakausap nila ang Panginoon. Talagang kanilang na nakakasama ang Panginoon. Di ba? Pero sa ating kapanahunan ngayon, alam niyo po mga kapatid, ang ating kasama po natin is ang Bible. Ba? Kung mga tao nga dati ay hindi nga sila naniniwala na harap-harapan na sila na kinausap ng Diyos, lalo na ang bansang Israel, di ba? Ganun katindi ang bansang Israel na pinakain na sila ng Diyos, di ba? Ng mga pugo, nung pinakain na sila ng Diyos ng mana, hinati yung tubig para may matawiran sila. See? Nakikita nilang kapangyarihan ng Diyos, pero talagang sila ay umaalis pa rin sa pananampalataya sa Panginoon. How much more tayo? Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid,
tayo po ay mas mapalad ngayon. Mapalad ang mga tao na nananampalataya sa Diyos ngayon, kasi nga ang nasa atin lang ang Bible at hindi natin nakikita mismo sa ating mga mata, naririnig mismo sa ating mga ninuno na talagang ginawa ng Diyos ang kapangyarihan na yan. Diba? So, dito po, paano natin malalaman na mayroong Diyos? No, let us look at these arguments, no? Itong mga talata na ito, mga patid. No? Number one, ang katotohanan ng pangkalahatang paniniwalang mayroong Diyos ay nagpapatunay na mayroong Diyos, no? Yung general belief that there is God. Ito ah, pansinin niyo mga Kahupers. Sa ancient times, no? Sa mga sinaunang panahon. Alam natin lahat 'to eh. Sa mga sinaunang panahon, nung panahon ng mga nagbabahag pa ang mga tao, nung panahon na hindi pa sila marunong ng apoy, no, hindi pa sila sa panahon ng bato pa, di ba? They believe that there is God, no? They worship the sun, they worship the trees, they worship the volcanoes, di ba? Why? Kasi nga, alam mo mga Kahupers, likas na po sa tao na alam po nila na may Diyos, no? Likas, it is an instinct sa tao na they really believe that there is God. Ang problema nga lang mga Kahupers ay hindi nila alam kung sino ang Diyos na totoo. But, no? They believe. It is already in their instinct that there is God. Ang tao ay may kalikasang relihiyoso po, mga kapatid. Ang tao, no, nasa tao mo lang makikita, no? Ang lahat ng tao sa lahat ng panahon at sa lahat ng sibilisasyon ay nagpakita ng paniniwala sa isang mataas na persona. Di ba? Iba nga, may Diyos, pero ibang Diyos, si Baal. Di ba? Si yung ibang mga Diyos, napakaraming Diyos. Sa India, ginagawa nilang Diyos ang baka. Lahat ng mga hayop, pati mga daga, ginagawa nilang Diyos, no? Why? Kasi ito po, likas po sa tao na it is already in their hearts that there is God. No? So, mas madalas na paniniwalang ito ay liko, ngunit ipinapakita nito na may mataas na persona. Talagang there is a great person. No? Let's open to Romans chapter 2 verse 14 and 15. What does the word of God says? Chapter 2 verse 14 and 15 ng chapter 2 ng Romans. For when the Gentiles, which have not the law, do by nature, listen very carefully, and if you have your Bible with you, please read together with me. Do by nature the things contained in the law, these, having not the law, or a law unto themselves, verse 15, which shew the work of the law written in their hearts, no? Their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. See? Tingnan niyo po mga patid. Ang salita po ng Panginoon, kasi sa kapanahunan nila, ay wala pa pong Bible, hindi pa po uso yung mga sulat-sulat, no? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang kanyang salita ay inukit po sa ating puso, no? Inukit po sa ating mga konsensya itong salita ng Panginoon. Kaya basically po mga kapatid, ang tao ay bitbit po niya ang salita ng Panginoon, no? Ang nagiging ano lang dito ay ang tao hindi nila nakikilala kung sino ang tunay na Diyos sa kanilang mga buhay, kaya nalilito po sila.
Kaya nga sabi po ng Bible, mapalad po tayo ngayon kasi nandito na sa atin ngayon yung buong salita ng Panginoon. No more, no less. Kaya mga kapatid, ang tao ay basically talagang alam nila na may Diyos. Kaya nga, they tend to worship the trees kasi akala nila yun na ang Diyos. Kaya they tend to worship the sun kasi akala nila yun na yung Diyos. They tend to worship the volcano kasi akala nila yun na yung Diyos. Right? So, kaya mga kapatid, itunuro dun sa binasa natin na sila na hindi nakapakinig ng kanyang kautusan ay mayroon pa rin nito na nakasulat sa kanilang mga puso. See? No? It's the instinct na po yan ng tao. No? Kahit even yung atheist, alam nila na may Diyos yan. No? They long for God but talagang nangingibabaw yan sila sa kanilang mga bugso ng damdamin na sa sarili nilang isip na mas magaling pa sila sa Panginoon. Pangalawa, letter B po mga kapatid. Ang katotohanan na ang bawat bagay ay nararapat na may pinagmulan ay nagpapatunay na mayroong Diyos. Lahat ng bagay ay may pinagmulan. No? Yung concept na, yung theory na lahat ng bagay ay may pinagmumulan, yan po mga kapatid ay nagpapatunay na may Diyos. Oo nga naman, totoo nga naman. No? Ang tao ay isang matalinong persona. No? Sa makatuwid, ang kaniyang pinagmulan ay matalino din. No? Ang tao ay may personalidad, kaya ang kaniyang pinagmulan ay persona rin. Right? And even other things, yung ibang mga bagay. Saan ba galing yung saan galing yung araw? Saan galing yung mundo? Saan tayo galing? Saan galing ang mga halaman? Saan galing ang mga hayop? Saan galing ang tubig? See? Even science cannot explain that, mga fellow hopers. No? Even science, they cannot explain. No? Kaya, gumagawa-gawa na lang silang mga kung ano-anong mga explanation. Like, for example, yung Big Bang Theory. Diba? Yung evolution of man. Kasi hindi nila maipaliwanag eh. Hindi nila maipaliwanag yung pinagmulan ng lahat. Kaya, gumagawa na lang sila ng sarili nilang mga paliwanag dito sa atin, sa Bible po, matid, sinabi na po eh. Malinaw na sinabi ng Diyos, ang Diyos mismo nagsabi kung paano niya ginawa ang lahat. Pero ang tao, talagang they reject the word of God, kaya gumagawa na lang sila ng sarili nilang mga teorya, sarili nilang explanation. Yan po, dito po natin matutunan, makikita mga kapatid, na pinapatunayan po ng creation na may Diyos. No? Yung creation mismo. Pinapatunayan po dyan na may Diyos. Well, I'll give you an example in the perspective of a man. Ang isang rocket ship ba magiging rocket ship kung walang gagawa? Ang building ba magiging building pag walang gagawa? Diba? Any invention. Ang computer ba magiging computer kung walang gumawa? See? Kasi maraming mga tao na naniniwala na a thing can be made out of nothing. How come? How come? Diba? And they cannot explain it any further. Sinabi lang nila, but they can prove it that anything can made out of nothing. And that is way too impossible. Kaya nga, dyan po, pinapatunayan ng issue na yan yung existence of God and He is the maker of them all, of us all. Okay, letter C, pangatlo, ang katotohanan ng complex design, no? Complex na disenyo sa kalawakan ay nagpapatunay na may Diyos. Tingnan niyo yung galaxy. 'Di ba? Even ang mga tao hindi pa po na-explore ang buong galaxy hanggang ang Milky Way nga hindi pa nga na-explore ng mga tao eh. And there are many galaxies all over the
the space. See? And who made that? Who made that? There is none but God only. That is the design of God. Ang isang orasan ay hindi lang mayroong tagagawa, kundi isa ring taga-disenyo at layunin. Okay, buksan natin mga kapatid, no? There is a design and there is a purpose. No? There's a design and there is a purpose of everything. Okay? Kaya nga, ginagawa natin yung computer, ginagawa ng mga designer yung computer kasi gagamitin natin. Kaya ginawa ang cellphone kasi ginagamit natin. No? There's a purpose with it. Everything, there is a purpose. But then if a thing at wala itong purpose, it's nothing. Itatabi lang yan. Itatapon lang kasi walang purpose. The same with us. No? Psalms 139, verse 14. Sabi po ng talata, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Alam niyo po, lahat po ng bagay, tayo mismo mga tao, we are fearfully and wonderfully made. See? Ginawa po tayo. Somebody made us. Everything. Somebody made it. And who is that somebody? There is none but God and God alone. No? Yan po, no? Pinapatunayan ng katawan ng tao na mayroong Diyos dahil ang pagkakagawa rito ay kakilakilabot at kagilagilalas. Diba? Even ang tao, hindi nila kayang gumawa ng panibagong tao. Pati nga yung mga robots, hindi nga kayang tapatan. Even AI na ginagawa ng tao, hindi kayang tapatan ng tao. See? So ganun po, mga dad, how God created us and created everything that we have. No? The design of God, yung disenyo ng Pinoon, hindi kayang tapatan ng tao ni katiting man lang. Right? Pang-apat, letter D, ang kabuuan ng sanlilikha ay nagpapatunay na may Diyos, no? All of creation. No? Psalm chapter 19. Buksan natin mga kapatid. Psalm chapter 19, verse 1. Ang sabi po ng talata, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Wow! No? Ang sangkalangitan ay nagdideklara ng kapurihan ng Diyos. Kaluwalhatian ng Diyos. Alam mo yung langit, tingnan mo lang yung langit. How does it made? And we don't know how. And that's a great wonder of us. No? Ipinihiyag ng mga langit ang kaluwalhatian ng Diyos at ipinakilala nito ang mga gawa ng kanyang kamay. No? Romans chapter 1 verse 20. Romans 1:20, ang sabi po ng salita ng Diyos sa Romans chapter 1 verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Lahat po yung nakikita natin dito sa ating buhay, nakikita natin sa ating mga mata, yan po ay gawa po ng Panginoon. That is the creation of God. May dalawang hindi nakikitang bagay tungkol sa Diyos na nakikita at nauunawaan sa pamamagitan ng sangnilikha, no? Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Diba? Tingnan mo yung halaman. How was it made? Diba? Tingnan mo yung mga hayop, may mga aso, iba't ibang uri ng aso. How is that happen? Paano nangyari yan? Diba? Yung mga ibon, paano ginawa ng Panginoon yan? Diba? Mga kapatid,
Maraming mga bagay, halos lahat ng mga bagay na ating nakikita sa mundo, it's very hard to explain. And it becomes easy. Nagiging madali ito dahil, sabi nga, we believe. Tayo po ay naniniwala sa Diyos that He made them, He wonderfully made them, He fearfully made them. Diba? Lahat po ng creation, lahat ng nakikita natin dito, that is the evidence of God. No? Kahit mga scientists, kahit yung mga pinakamayamang tao, they cannot explain. They cannot make. Yung iba gumagawa ng mga clone, but it's not really from them. Saan galing yon? Sa Diyos pa rin yung mga bagay-bagay na kanilang ginagawa, na pilit nilang ginagaya. Parang si Satanas ba? Kasi yung mga bagay na kasi bakit kaya lang ang gayahin na it comes with a normal process naman? No? Yung mga bagay na iniiba ng tao, that is a work of Satan po, mga kapatid. And that simply means, makikita natin dyan na talagang tunay na may Diyos. Kasi nga, may pilit na sumisira. Kasi nga, wala namang sisirain kung walang existence. No? That simply means, if Satan is true and working, and how much more our God? He is true and He is truly working. Di ba? Napakasimple po, mga kapatid. No? Dito po. No? Ang mga kaganapan at no, another thing, no, number 5, letter E, paano natin makikita na may Diyos, no? Ang mga kaganapan sa kasaysayan ay nagpapatunay na may Diyos, no? History. History can explain and can tell that there is God. Ang history mismo, ang science or ang science can explain that there is God. History also can explain that there is God, can tell us the stories that there is God. No, ang kasaysayan. Maraming mga pagkakataon ang Diyos ay nakikialam sa kasaysayan ng tao po, mga kapatid. No? At madalas makita ang kanyang kamay sa pagbangon at pagbagsak ng mga bansa. For example, Egypt. God helped Egypt. Why? Kasi nga doon niya ni-raise, doon niya pinarami yung kanyang mga anak, yung mga piniling nation, no? Doon niya pinalakas yung kanyang nation, yung chosen nation, bago ito naging alipin at bago ito lumabas sa bansang Egypt. Di ba? Persia. Di ba? Ang Persia ginamit ng Diyos. Okay? Kung saan doon na-raise sila yung mga prophets natin, no? Almost majority of the prophets like si sino ba yung mga nandoon na mga prophets, di ba? ay doon po sa Persia ginamit po ng Diyos, no? Si like yung mga Bible characters na si Esther. Diba? So, doon po nakikita natin, no? Nakikita natin na God is really working sa history ng tao. Nakikita natin, yung nakikita natin sa Bible, nakikita din po natin sa history books ng mga eskwelahan. Diba? Nakikita po natin yung Egypt, nakikita natin yung Persian Empire, nakikita natin yung Greek, nakikita natin yung mga history, no? Ang problema nga lang sa history, hindi nila sinasama ang Diyos, history lang. Pero pag tiningnan natin sa Bible, mga fellow hoppers, it really tells the story, no? Na talagang tugmang-tugma ang history, bagkos dinidisregard ng history books ang existence ng Panginoon or yung connection ng Diyos history, but the Bible cannot deny that history ay talagang makikita natin na ang Diyos ay kumikilos sa bawat generation,
na pwede niyang pasukin, no? Or pag pagharian ng iyong panahon na 'yan. Okay? So Psalm chapter 75 verse 6 and 7. Psalm chapter 75 verse 6 and 7. No? For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He putteth down one and setteth up another. See? Persian Empire? Sino ba ang sumakop sa Jerusalem? Ang Persian Empire? Pero diyan po nakikita natin na hindi pinabayaan ng Diyos yung pananakop nila. God also raised his people through that country. O si ano pala si yung nagtayo ng wall, 'di ba? Yung tayo ng wall, yun eh, that is from that kingdom, eh, yung Persian Empire, eh. 'Di ba? And then pinayagan siya ng hari, pinayagan siya ng hari na magtayo, binigyan pa nga siya ng support, eh. Binigyan pa siya ng mga materials para maitayo yung wall. 'Di ba? This is a very great thing, at marami pa pong mga major and minor prophets na binanggit patungkol sa history na ito, sa kaharian na ito. No? So, yan po mga Cowpers, God really put it and God set down. No? Una, tinaas ng Pino ng Egypt at binagsak niya ito, pinalitan ng iba. Right? So ganun po ka that is how we prove that God really exists in our history. Okay? And lastly dito sa ating mga arguments na ito, letter F or number 6. Sinasabi ng Biblia na may Diyos. Most importantly, bakit alam natin na may Diyos? Kasi sabi ng Biblia. No? Kung may Diyos, pinaka reasonable lamang ang asahan na kanyang ipakilala ang kanyang sarili sa tao. No? Ginawa na niya ito, una sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, ngunit detalyado sa pamamagitan ng kanyang salita dito po sa Bible, dito po detailed explanation ng salita ng Diyos ang kanyang mga gawa. Sa pagbabasa ng unang talata nito, sabi dito sa Genesis chapter 1 verse 1. Listen very carefully mga mga fellow hoppers. Genesis chapter 1 verse 1. Look. In the beginning, God created the heaven and the earth. See? Sa simula pa lamang ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. No? Makikita natin na ang Biblia ay nagsisimula sa Diyos. Hindi sa mga argumentong magpapatunay na totoo siya. It's not from the arguments, kasi pwedeng maraming mga tao na kayang mag-argumento sa iyo na hindi totoo ang Diyos. Maraming tao na magaling magsalita na hindi totoo ang Diyos. Kagaya yung mga atheists, pag wala kang aral ng salita ng Diyos, talagang maniniwala ka na talagang walang Diyos. Pero pag ikaw ay naniniwala sa Biblia, pag ikaw mga kapatid naniniwala sa Biblia, at naniniwala ka na ang Diyos ay tunay, no? Mga kapatid, God is really true. All we need to do is to believe that He is God and believe sa Kanyang mga salita. No? Atin po ito ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon sa susunod na pagkakataon, mga fellow hoppers. Maraming salamat po for being with me this morning. No? Again, this is Pastor Jason Salutan, okay, saying as life goes on, hope goes on. Kita-kita po tayo muli sa susunod. Good morning, everyone.